Magandang araw mga kababayan. Kumusta? Super Club Adventure here para magbigay sa ng panibagong kaalaman na naman dito sa New Zealand mga eyeball. Marami tayong mga kababayan na nagtatanong at nagsasabi na kapag nasa New Zealand ka, malaki ang sweldo, 100,000. So, tama ba ito mga kayo eyeball? Ito guys ang ating pag-uusapan ngayong araw to sa ating vlog mga idol. Kaya guys, sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo sa acting channel at pinutin ang bell button para maging updated kayo sa ating mga channel eyeball. So guys, let's go. Pag-usapan natin to ang salary expectation versus reality dito sa New Zealand guys. Okay guys, marami nagsasabi, New Zealand dyan, malaki sweldo niyan, 100,000 yan. So, totoo mga ka-eyeball, totoong ang sweldo sa New Zealand ay umaabot ng 100,000 eyeball. Ang tanong guys, is, ito bang sweldo na 100,000 na ito ay makukuha natin ng buo na kumpleto sa ating mga kamay? Hindi, eyeball. Tama nga na ang sweldo ng isang tradesman sa New Zealand ay umaabot sa 100,000. Pero guys, nandun pa lahat ng ating mga expenses. Okay guys, simulan natin guys sa ating mga sweldo. Halimbawa guys, ikaw ay sumusweldo ng nasa $25 per hour ka mo. At ikaw ay merong 8 oras sa isang araw. So, computing natin guys ang ating, gamitin natin ang computation eyeball sa pag-compute nito eyeball. So, ikaw ay $25 tapos may ikaw ay 8 hours a day. I-multiply natin guys sa 40 hours sa isang linggo. Guys. Okay guys. Once nakuha natin guys yung answer is dito na guys darating yung ating sagot sa ating mga question eyeball. So guys, ang living expenses sa New Zealand is medyo masakit mga eyeball. Alam niyo kung bakit? Kasi guys, pag ikaw ay napunta sa New Zealand, ikaw ay mangungupahan dito para ikaw may tirhan, which is the minimum expenses for sa bahay is $150 a week guys. So ito guys ay automatically na ibabawas nyo siyempre sa sweldo nyo guys. Pangalawa eyeball, ang inyong transportation. Sa inyong transportation guys, para kayo magkaroon ng transportation guys, is once ano, dumating kayo sa New Zealand, ay kukuha kayo ng sarili yung sasakyan para magkaroon kayo ng transportation para sa trabaho nyo. So, panibagong bawas naman yun. Kung makakuha kayo naman ay medyo bongga, pwede kayong bumuli ng magandang sasakyan agad, which is mataas ang hulog, or yung normal na sasakyan lang, which is comfortable kayo at okay naman na sakto lang ang hulog sa budget nyo mga eyeball. So guys, dito guys, ito na guys ang pumapasok lahat ng mga expenses guys dito sa ating salary guys. And one more thing guys, for your information guys, ang tax dito sa New Zealand ay medyo malaki-laki mga eyeball. Umabot na 33% guys ng ating sweldo, ng tax sa ating sweldo mga eyeball. At hindi lang guys, sa lahat ng bilihin dito guys, lahat ay taxable. Kaya guys, yung sinasabi nila eyeball na 100,000, once na guys na ito ay napunta sa ating kamay at inalis nyo lahat ng ating expenses, guys, yung 100% na sweldo nyo ay magiging almost 60 to 65% na lang eyeball. Nandyan pa guys yung mga andyan pa guys yung ano niyo ha, yung mga bisyo niyo, nagarilyo kayo, umiinom kayo. Andyan pa rin guys 'yan. So, inaris niyo yan almost 50% na lang guys ng sweldo niyo guys, ang matitira guys. Kaya para sa kaalaman ng lahat, lalo na sa mga kababayan sa Pilipinas na nagsasabi na New Zealand 'yan, malaki sweldo niyan, 100,000 'yan. To see is to believe mga eyeball. Kaya guys, ito gusto ko sa inyo inform ko kayo na totoo nga't malaki ang sweldo sa New Zealand, pero guys, malaki din ang living expenses dito at tax mga eyeball. Kaya guys, sana may natutunan kayo sa vlog na to guys. So, once na napunta kayo dito,
malalaman nyo talaga kung ano ang klaseng buhay sa New Zealand. Maganda rito guys. Kung sa buhay, pamumuhay maganda. Kaya lang guys, sabi ko nga, yung expenses natin, yung salary, expectation versus reality, malalaman nyo guys. Okay guys, see you again sa bagong vlog. Maraming salamat sa inyo. Goodbye, Ivor.